Okay, ikaw ba ay isang barista rin? Yes po. Ano, is it a milk tea or? Sa coffee shop po, international coffee shop. Matagal ka naman barista? 1 year and 6 months na po akong barista. Kamusta ba ang buhay ng isang katulad nyo, barista? Ang pagiging isang barista ay ang masaya sir kasi ito yung passion ko. And then, nakikita ko yung mga customer ko, then ang saya kasi bawat umaga nila, napapasaya ko sila, hinahayaan ko sila ng masasarap na kape. Yun. Ambet, sino ang kasama? Pinapakilala ko po sa inyo ang supportive ko at maganda kong kapatid na si Ate Janet. Hello, Kuya Win! Anong gusto mong sabihin sa kapatid mo? Ambet. Ate. Lahat ng gusto mo, supportahan natin yan. Lahat ng pangarap mo, tuparin mo. Lalo na yung barista. Yan ang gustong-gusto mo talaga yan. Tapos yung mga pagiging HRM. Kasi nung hindi ko gusto, yung pangarap ko na gusto ko rin maging HRM, ikaw yung nagtuloy. Kaya nagpapasalamat ako at tinuloy mo yung pagiging barista mo. Kaya proud ako sa iyo. Close ba kayong dalawa? Are you close? Opo. So, alam mo yung buhay niya? Hindi na po masyado. Pero kami po yung talaga yung siya. Kasi sa akin po siya tumira nung time na nag-aaral siya. Okay, so ikaw nag-aalaga sa kanya? Opo. Ambet, ano gusto mo sabihin sa ate mo? Maraming salamat kasi nung simulang nahiwalay ako kay Mama Papa kasi nasa probinsya sila, ikaw yung tumay yung pangalawang nanay ko kasi tinutukan mo yung pag-aaral ko. Maraming salamat kasi lagi kang nandyan nakasuporta sa lahat ng ginagawa ko. Ako yung bunso and then ako yung hinihintay niyo na pag-asa ng ating family na makaahon sa hirap. Kahit na marami tayong pinagdadaanan ngayon, malalagpasan natin to. Sa paate may sasabihin, tatapat ako sa ito. Matagal ko na kasi doon tinatago sa inyo, no? Wala kasi nakakaalam sa pamilya natin. Kahit si Mama, Papa. Isa po akong bayit, eh. At yung sinasabi kong kasintaan ko is hindi babae. Isa pong lalaki. Ako yung nagmahal lang naman ako. Dito kasi ako nagiging masaya. Tuwing uwi ako ng bahay, parang yung galaw ko, binabantayan ko kasi natatakot ako na mahusgahan at sabihin nyo na baka hindi nyo ako tanggap sa sitwasyon ko ngayon. Sobrang nahihirapan ako tuwing uwi ako, wala akong makausap. Pag may problema ako tungkol sa ganung relasyon, nahihirap kasi mag-solo lang ako. Lahat kayo may pamilya na ako na lang yung nag-iisa. Marami na akong pinagdaanan, te, na hindi niyo alam. Noong time na na-depress ako dahil feeling ko wala akong kakampi kasi hindi ko maisabi yung totoong ako. Hindi ako makawala sa isang box. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon ito kasi naglakas ako, loob ako na sabihin sa inyo ng pamilya ko. Kaya Will, pwede ko ba mag-mensahe kay Papa at kay Mama? Kasi nasabi ko, hindi rin po kasi nila. Alam mo, pinapanood ka ng buong mundo? Opo, Kuya Will. Makikita ka sa lahat. Facebook, yes, Instagram, lahat sa social media. And at the same time, ang nanonood dito, milyon. Opo, Kuya Will. Sa buong mundo. Yung inamin mo na yan, ang ibig mo sabihin sa kang? Bisexual po. Ang bisexual, may gusto mo sa lalaki, gusto mo sa babae? Opo, Will. Pero mas, may girlfriend ka ba? Actually ngayon, sir, Kuya Will, may boyfriend po ako ngayon. May boy? Hindi ko alam ha. Alam mo ba to? Hindi po. So first time mo lang nalaman? Ngayon ko lang po nalaman. Hindi mo siya nararamdaman sa bahay? Hindi naman po kasi maporma naman po siya. Sabi nga niya, hirap na hirap siya eh. Tinatago niya. Mayroon, ano gusto mo sabihin sa kanya? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pero
Kung so man, first time mo lang nadinig to na umamin siya. Opo. Sa national TV at sa buong mundo to. Oo nga po eh. Bakit mo naisipan i-open to lang? Ngayon, ba't dito sa Wawawin? Kasi, nung vlog, pag napapanood ko to kay Will, ang Wawawin, pag napapanood ko, marami ako nakikitang nagbabagong buhay. Nung simula nang tumuntong dito kasi, alam nilang nandyan yung taong makakaintindi sa inyo. Kasi, pumunta ako dito at audition sa Wawawin para maging isang inspirasyon sa mga katulad ko na nahihirapan din sa kanilang tinatago na huwag tayong matakot na ilabas yung totoo tayo. Kasi, saying truth will set you free. Mm.